Guys, so magandang umaga o gabi, saan man kayo naroroon, no? Sa mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga OFW. So ngayon guys, gusto mong makatulong. Kasi ang may kaso, ang yung sabihin natin, friends mo o relatives o kung anumang relasyon, no? Pero gusto mong makatulong. Pero hindi mo alam ang gagawin. Or kaya gusto mong makatulong pero wala kang pera. Wala ka nang pera, wala ka pang alam. So ano na. So ngayon guys, kung halimbawa ang isang kakilala nyo, kaibigan nyo ay na nagkaroon in short ng dispute or sabihin na natin kaso. Gusto mong tumulong pero hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa. So ganito, ang unang-una mong gagawin dyan, syempre, kausapin mo yung tao. Pangalawa, ano ba talaga ang nangyari? Ganon. At pagkatapos, syempre, alamin mo kung saan naka-file yung kaso. Lalong-lalo na kung nasa presinto pa, mas madali. Kung nasa court na at nakakulong na, so alamin mo kung ano ang charges sa kanila. Kung sabihin na natin, nadawit kasi may bypass operation. Nadawit yung kakilala mo o kaibigan mo. So ngayon, commonly ang kinakaso dyan, kung nadawit mo, kahit na anong kaso, no, dapat malaman mo kasi yung charge, kung anong charge sa kanya. At syempre, para malaman mo yan, anong kailangan mong dokumento? Yung una mong alamin kung anong kung saan naka-file na court, kung anong branch. Punta ka doon sa information nila, hingiin mo yung information ng kaso, information sheet. Doon malalaman mo kung anong charges niya. So pag alam mo na ang charges, syempre titingnan mo kung meron ka ngayong pang-bail. So mag-bail, kung bailable ba. Ngayon, kung bailable naman, pero sabihin natin, medyo salat. Karamihan, ganito, salat, ang salat sa buhay, no? So, ang purpose mo ay para nandiyan ka, para makalaya or mapadali ang kanyang makalabas. Kasi, iisipin mo, mayroon namang pamilya siyang haharapin pa, no? Kawawa naman. So, try mong makipag-bargain. Unang-una, bargaining. So, sa words na bargaining, ayan yung makikipagtawaran ang isang akusado doon sa piskal. Baka pwede naman, napakabigat naman ng 11. Baka pwedeng 12 na lang. Pagka ganon, ano ba ang purpose ng bargain uli? Unang-una, para mapababa yung sentensya. Pangalawa, syempre, para kung nakakulong yan, makalabas agad. O, diba? Kasi marami sa atin na nakakulong pero maliliit lang naman ang kaso. Hindi nga lang alam ang gagawin. May paraan pa eh. Andyan yung bargaining, andyan yung probation. O, ano lang, information lang ang kailangan. Yang lahat ano na yan, ay libre yan. Hindi mo kailangan gumastos. Hindi mo kailangan. Ang kailangan mo lang tamang impormasyon, tamang tao. So yun, nasa tamang tao ka. Joke lang. Ang probation ay lagi nag-aantay. O ano naman ang term na probation? Pulisya ko. O kung ngayon mo lang narinig yung probation, ito yung mga tao na pinire-rewards ito sa taong, sa mga akusadong mayroon final sentensya na hindi lalagpas sa 6 years. So kapag nahatulan siya, automatic, within 5 days, dapat makapag-apply ng probation. So, ang probation kaya isang pribileyo lamang. Hindi yan porque 6 years lang, automatic approve. So, may mga tinitingnan dyang indicators or qualification. Unang-una dyan, ang kailangan ng akusado, ang nag-a-apply ay first-time offender. The rest, yan lang yung qualification niya. Yan yung basic. May final sentence na first time offender siya na hindi lalagpas sa 6 years. Pag meron yan, so matik,
So kung hindi, paano naman kung kung napakabigat ng kaso? Kaya ka nga may pag-bargain, di ba? Para mabawasan yung sentensya mo. Para makuha mo kung sa palagay nyo lalaban ang akusado, pero pag in the end ay lalagpas sa, hanggang matapos yung kaso, lalagpas sa sentensya yung 5-6 years niya, abay, talo. So, samantala kapag inamin mo, possible na i-reward sa akusado yung probation, so automatic, makakalaya ka na. So, may certain period lang yan, ang pag-probation ka under natawag na conditional release, meron lang pala mayroon mga conditions niyan na dapat hindi lalabagin ng isang akusado. So pag na-maintain mo 'yon within 2 years, automatic, absolutely malaya ka na. Ayun po yung probation. Kaya sa mga paalala lang sa mga under probation, so iwasan yung masangkot sa anumang kaguluhan kasi automatic 'yon. Pag na-review yung kaso mo, nasangkot ka sa gulo, maaaring madagdagan pa yung kaso mo uli nang dahil sa bagong mong kaso at ma-revoke yung probation mo. So balik, kulungan ka ngayon. Yun po yung mga under probation. Ayan guys, so huwag na natin pahabain itong video to. Sa mga gustong tumulong at nasangkot yung inyong mga mahal sa buhay o relatives o anong friends man niya, kung sino man niya gusto mong tumulong pero hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa, welcome po kayo sa ating channel at ini-invite ko rin kayo. Kung gusto nyo, pwedeng-pwede kayong mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-reach nyo agad ako kapag kailangan nyo. At syempre, kung gusto nyong manood sa mga bago nating video na pagkakapulutan ng aral, ay andito tayo nyan. Andito lang po ang inyong lingkod. So, lagi pong busy. Ay, joke lang. So, from time to time, kung may mga urgent concern kayo, ay PM lang kayo sa ating messenger. Polisya ko ang inyong lingkod. So, hindi po natin pinagdadamot ang ating kaalaman regarding sa basic law. So, ang inyong lingkod po ay isang criminologist. So, welcome po kayo sa ating channel, no? So, lahat po dito welcome. Maging babae ka man o lalaki o anumang kasarian mo, welcome po kayo dito. So ang hope lang na mapadami pa natin ang ating mga community, ang ating subscriber, para siyempre tuloy-tuloy yung ating serbisyo. Siyempre kapag hindi ako kumita, abay, sasara ko na sa channel ko. So bahala na kayo sa buhay nyo, bahala na rin ako sa buhay ko. Ganon. Ay, joke lang, kasi muling nagsasabi po, hindi po lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa, andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again. Bye! Next video!